ayusin ko na ang kwento ko. Nag-Rizal Technology. Oo, nag-ano ako. Una, doon ako nag-aral kasi nag-teacher ako. Nag-educ ako noon. So, hindi ko tinuloy educ. Nag-ship ako sa nursing. Ano yun. Nahirapan din kasi ako sa Manila. Ang hirap makisama talaga. As in. Okay naman. Hindi naman ako, alam niyo, hindi naman ako palagala. I mean, hindi ako nagbabar, hindi ako nakikipag-tropa-tropa. Nahirapan ako makisama dun sa ano. Edi yung kasama ko dun sa bahay na yon, yung ate nung kaklasik, yung ate ng best friend ko, tapos, basta yung mga kakilala nila, tapos yung may-ari ng bahay, tapos yung may-ari ng bahay, parang, ano, ang init ng ulo sa akin lagi. Talaga ako pinag-iinitan ng ulo, nakakabihit kaya ganun. Oh, ako yung trip niya. Ako yung trip niya dun sa, ano, sa may apartment na yon. Tapos, parang sinisiraan niya ako dun sa mga kasama ko, ganun. Tapos nung kay, ano, sa best friend ko. Eh, sabi kaming, ano, di ba kasi yung ano namin eh. Meron magkakadikit dun na toothbrush, ano siya, tatlong pwesto. Tapos, sa isang gilid, ano, si, ano naman, parang liguan, tatlong butas din yon. Eh, tapos, kwento content na tayo. Oo, kwento na lang tayo. Eh, tapos sabi kami mag-toothbrush nung kaklase ko na yun, si Krista, yung best friend ko. Then sabi kami mag-toothbrush. Tapos lumabas si ate, ano pangalan nung visit na babae na yun? Basta yun, si ate, ano pangalan nun? Yun, basta kasi, kukwento ko. Eh, di, yun, basta yun niya yun, ano, BND? Yung babae na yun, then sabi niya, di sabi kami mag-toothbrush ng best friend ko, ganito, ganito, sabi. Tapos, akala niya, inuutusan ko yung best friend ko. So, chinat nung babae na yun yung ate nung best friend ko. Di ba nga kasama namin yung ate niya. Tapos, sinabi sa ate niya na, ginagawa ko daw katulong yung kapatid niya, yung best friend ko. Tapos, feeling princess na daw ako. Pero hindi naman totoo talaga yun. Hindi ko naman inutusan din talaga. Wala talaga ako sa, hindi ko talaga promise. Wala, hindi lumabas sa word ko yung, ano, inutusan ko na, ano, ay, parang inaalila ko, ganun, parang, best friend ko, tapos, ganun, basta ang OA niya mag, ano, ang OA niya magkwento. Tapos sa akin naman, nagalit sa akin yung ate nung best friend ko, sabi niya, bakit ginto, inutusan ko daw na ganun, ha? Parang, ano nila ako, parang pinagtutulungan nila ako dun. Talaga, gagi, sobrang nakakabisit kaya dun. Tapos ayun na nga. Then nagalit sa akin din yung kasama ko sa room. Namuted ko tuloy. Nagalit din sa akin yung kasama ko sa room kasi sinisiraan din ako nung babae na yon. Di ako. Eh sa sobrang visit ko pagkatapos ko mag-school sa Maynila. Sunugin ko lahat ng buhok ko man ng katawan. I mean, pagkatapos ko mag-school, eh di gabi na ako nakaka-uwi siguro 6 a.m. Eh tapos visit pa yung mga kasama ko sa apartment. So, uuwi ako ng Bulacan. Uuwi talaga ako ng Bulacan kahit ano, 10 p.m. Magsasakay ako ng jeep papuntang Cubao para makasakay ako ng bus, para makauwi lang ng Bulacan, para doon ako makapagpahinga dito. At in talaga, tapos nakakauwi na ako ng ano, mga 2 a.m. tapos 1 a.m. ganon. Huwag lang sila makasama. At talagang pag ano talaga, umuwi pa talaga ako ng Bulacan. Ay, ang layo dito. Ang layo pa naman ng biyahe. Tapos, gabing-gabi pa naman. Oh my God. Gabing-gabi pa naman. Tapos, pinapagalitan ako pag umuwi ako ng ganong oras. Pepper, thanks for topping. Ano pa ba yung kwento ko nun? Nakalimutan ko na yung kwento ko eh. Meron pa ako kwento eh. Tapos, umuulan nun.